ilim kong mag-aaral sa unang baitang. Ako, si Teacher Karen, ang iyong gabay sa ating pag-aaral sa Araling Panlipunan 1, Quarter 1, Week 5 to 7. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pangyayari at pagbabago sa buhay ng isang tao. Pagkatapos ng video ito, inaasahang matutukoy mo ang mga mahalagang pangyayari at pagbabago sa buhay simula isilang hanggang sa kasalukuyang edad gamit ang mga larawan at timeline. At makapagbubuo ng sariling pangarap sa buhay. Kaya, ano bang hinihintay mo? Kunin mo na ang iyong lapis at papel. Tara! Simulan na natin ang ating aralin. May mga mahalagang pangyayari at pagbabago sa buhay ng isang tao simula isilang hanggang sa kasalukuyang edad na ginagamitan ng mga larawan at timeline. Ngayon, tunghayan ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa buhay tungo sa pagbabago mula noong sanggol hanggang sa kasalukuyang edad. Ipinapakita ng larawang ito ang timeline ng pagbabago ng pangyayari sa buhay ng isang batang katulad mo. Pag-uusapan natin isa-isa ang bawat larawan sa ating aralin ngayon. Unang larawan, kapanganakan. Ito ay 0 o wala pang taong gulang. Ang mga sanggol ay wala pang kakayahan na magsalita at sabihin ang kanilang nararamdaman kapag sila ay nagugutom o naiirita. Ipinapahiwatig nila ito sa pamamagitan ng kanilang pag-iyak. Umaasa sila sa gatas ng kanilang ina. Ikalawang larawan. Ipinapakita nito ang isang taong gulang na bata. Kapag ang mga bata ay tumuntong na sa edad na isa, nadadagdagan na ang kakayahan nila. Marunong na silang gumapang at nagpupumilit na rin silang tumayo. Nagsisimula na rin magbago ang kanilang anyo. Ikatlong larawan, 2 taong gulang. Kapag 2 taon na ang mga bata, kaya na nilang tumayo. Kaya na rin nilang humakbang at maglakad habang inaalalayan sila ng kanilang mga magulang. Ika-apat na larawan, ipinapakita nito ang 3 taong gulang na bata. Ang mga batang edad 3 ay nakakakain at nakakalakad na mag-isa. Kaya na rin nilang tumakbo at maglaro. Ikalimang larawan, 4 na taong gulang. Sa edad na 4, kaya nilang magsagawa ng mga mumunting gawain. Ika-6 na larawan, 5 taong gulang. Nagsimula ng mag-aral ang mga batang nasa edad 5. Nasa kindergarten na sila. Natututo na silang magbilang at sumulat. Natututo na rin silang makipagkaibigan. Ipinapakita ng larawang ito ang 6 na taong gulang na bata. Sa gulang na 6, handang-handa na sila para sa unang baitang. Mas marami na silang matututuhan sa paaralan. Madaragdagan pa ang kanilang mga kaibigan. At kaya na rin nilang tumulong sa mga gawain. Natapos na nating pinag-usapan ang mga pagbabagong nagaganap at nararanasan ng bawat bata.
habang lumilipas ang panahon, may mga nararanasang pagbabago sa mga pangangailangan at mga kayang gawin kasabay ng paglaki. Alam mo ba ang mga pagbabagong ito? Noong ikaw ay sanggol pa, binibihisan ka pa ng iyong magulang pagkatapos maligo. Ngunit ngayon, ikaw ay nakapagbibihis na ng mag-isa. Noong sanggol ka pa, gumagamit ka ng bote para makainom ng gatas. Pero ngayon, tasa na ang ginagamit mo sa pag-inom. Noong ikaw ay maliit pa, kailangan ka pang ihele sa pagtulog. Ngunit ngayon, ikaw ay nakakatulog na mag-isa. Noong ikaw ay nagsisimula pa lang kumain, sinusubuan ka pa ng iyong magulang. Ngunit ngayon, kaya mo nang kumain mag-isa. Noong maliit ka pa, maliit ang mga kasuotan mo. Pero ngayong lumaki ka na, napalitan na ang mga damit mo at hindi mo na maaaring gamitin ang mga iyon dahil hindi na kakasya sa'yo. Noong hindi ka pa nag-aaral, laro lang ang iniisip mong gawin. Pero ngayong nagsimula ka nang pumasok sa paaralan, nadadagdagan ang iyong kaisipan at nakabubuo ka na rin ng mga munting pangarap o ninanais sa buhay. Ang mga tinalakay natin ay mga pagbabago na nagaganap sa buhay ng isang bata simula isilang hanggang sa kasalukuyang edad. Ngayon naman, dadako tayo sa pagbuo ng pangarap. Kasabay ng paglaki ng isang bata, nagkakaroon siya ng pangarap o ninanais. Magkakaiba ang pangarap ng bawat bata. May gustong maging sundalo, pulis, guro, doktor, at nurse. Ikaw, ano ang nais mong makamit sa buhay? Mahalaga ang pagkakaroon ng pangarap. Ito ang magsisilbing gabay upang makamit mo ang iyong ninanais marating sa buhay. May mga dapat kang gawin upang makamit mo ang iyong pangarap sa buhay. Una, hanggat bata ka pa, ay alamin mo na ang iyong kakayahan at patuloy mo itong pagbutihin. Pangalawa, mag-aral kang mabuti, magsumikap at magtiyaga, at higit sa lahat, maging matatag sa pagharap ng anumang hamon at pagsubok na dumating upang magtagumpay ka tungo sa pagkamit ng iyong pangarap. Natapos na nating tinalakay ang mga mahalagang pangyayari at pagbabago sa buhay simula isilang hanggang sa kasalukuyang edad gamit ang mga larawan at timeline. Ngayon, susukatin natin ang natutuhan mo sa araling ito. Basahin mabuti ang panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. Iwasang marumihan ang papel at tiyaking maayos ang pagkakasulat sa mga sagot upang madaling basahin. Tingnan ang mga pangyayari sa larawan. Pagsunod-sunod rin ang mga larawan ayon sa pangyayari. Isulat sa loob ng bituin ang bilang 1 hanggang 5. 1 para sa pinakaunang pangyayari at 5 naman para sa pinakahuli.
Ngayon, hahanapin natin ang unang pangyayari. Susulatan natin ng isa. Ikaw naman ang gagawa sa mga sumusunod na larawan. Pwede mong itigil pansamantala ang video para may oras ka sa pagsagot sa gawain. Magaling! Natapos na natin ang gawain 1. Dadako naman tayo sa gawain 2. Narito ang panuto. Isulat sa patlang ang T kung tama ang sinasabi sa pangungusap at M naman kung mali. Sasagutin natin ang unang bilang at ikaw naman ang gagawa sa mga sumusunod na bilang. Okay, so unang bilang, marunong gumapang sa sahig ang isang taong gulang na bata. Ito ba ay tama o mali? So ano kaya ang letrang ilalagay natin sa patlang bago ang numero? T kaya o M? Okay, so titignan natin. Tama! So ang letra ay T. Kasi itong pangungusap ay tama. Marunong gumapang sa sahig ang isang taong kulang na bata. Ikalawang bilang, ang dalawang taong gulang na bata ay tumatakbo na ng mabilis. Ikatlong bilang, ang mga batang edad 3 ay hindi pa nakakakain at nakakalakad ng mag-isa. Ikaapat na bilang, nakagagawa ng mumunting gawain ang batang 4 na taon ang gulang. Ikalimang bilang, walang pagbabagong mangyayari sa buhay ng isang sanggol habang ito ay lumalaki. Kumusta? Nasagutan mo ba lahat ng tama ang gawain 2? Magaling! Konting tiis na lang ay matatapos mo na ang iyong learning activity sheet. Dadako na tayo sa gawain 3. Narito ang panuto. Iguhit sa kahon ang mga gamit mo noong ikaw ay sanggol at gamit mo ngayon sa katapat na kahon. Hingin ang gabay at tulong ng iyong magulang o sinumang kasapi ng pamilya na pwedeng tutulong sa'yo. Maaari mong ihinto ang video habang ika'y gumuguhit sa iyong learning activity sheet. Ang rubric na ito ang iyong maging gabay sa pagguhit ng mga larawan sa gawain 3. Sa tulong ng iyong tagagabay, basahing mabuti at unawain ang mga pamantayan dahil ito ang iyong gabay sa pagguhit ng mga larawan. Masaya ako at natapos mo na ang gawain 3. Ngayon naman, dadako tayo sa gawain 4. Narito ang panuto. Guhitan ang loob ng bilog ng masayang mukha kung tama ang sinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung mali. Ano kaya ang iguguhit natin sa loob ng bilog sa unang bilang? Masayang mukha kaya o malungkot na mukha? Ikaw na ang sasagot. Ikalawang bilang, mahalaga ang pagkakaroon ng pangarap. Ikatlong bilang, ikahiya ang pangarap para sa sarili. Ikaapat na bilang, pagbutihin ang mga kakayahan upang makamit ang iyong pangarap. At ikalimang bilang, walang maitutulong sa buhay ang pagkakaroon ng pangarap.
pagbabago at pangyayari sa buhay ng isang tao simula nang isilang siya hanggang sa kanyang paglaki. Habang lumalaki ang bata, dumadami ang mga kaya niyang gawin. Kaya naman, mangarap ka at pagyamanin ang sarili mong kakayahan upang makamit mo ang magandang kinabukasan. Binabati kita at natapos mo ang araling ito. Sana'y may natutunan ka ngayon. Hanggang sa muli, ako si Teacher Karen, ang iyong gabay sa tagumpay. Paalam!